to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is good all the time. Yes, God is good all the time. Praise the Lord. God is good. He is good all the time. God is good all the time. Praise God. God is good all the time, and all the time God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting live dito sa Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Roban, Mondays to Fridays. God bless you sa mga patid natin. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon. It's Friday. Ayan, salamat sa Diyos sa mga sumama at sabay-sabay na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Faith in Action. Kung natapos mo yung serye natin, pakitype dyan. Completed series. Ayan, salamat sa Panginoon. Good evening, Brother Romy Balsita. Brother Dan, Kuya Renzo, God bless you. Salamat sa Diyos na buhay. Patuloy po ang ating digital evangelism. Continue to share and follow our Facebook Live, Facebook page. Pakishare ang salita ng Diyos. Itong ating OPM, pakitag na rin yung mga mahal natin sa buhay. Good evening, Ate Rica Del, Mami Ading. It was so nice. We are so blessed to see you again. Healthy, strong. Sister Lola, Ma'am Ruth, Mami Ruth. Salamat sa Diyos, Sister Cyril Ann, Domingo Abicheng. Teka, i-share muna natin sabay-sabay. Ayan, share din na, Brother Alan Mendoza, Sister Rock Padasay, Mary Joy, Melody Padjo, good evening, Sister Erlinda Manala, Brother John Art, Sister Winnie. Salamat sa Panginoon, Sister Maya, Brother Herman, God bless you, Faustina de la Cruz, yes po, sis. Sister Maricel, Brother Yud, Sister Loreng, and Brother Mando, kamusta po kayo dyan? Purihin ng Diyos sa kalakasan at patuloy na provision sa buhay natin, ang Casimiro family. Good evening. Good evening din po, Sister Ibeng Austral. Konbawa sa mga kapatid natin sa Japan, Sisters Gomez, Mami Kylie. Salamat sa Diyos, Sister Ethel. Praise the Lord. Tonight, we invite you to join us sa ating panalangin kahit nasa ating mga tahanan. Let us invite the presence of our Lord. Close eyes and bow our heads tonight. Father, we thank you. We bless you. Thank you for the grace, Father. Thank you for your blessings. Thank you for your goodness. Sa lahat po ng ginawa mo sa aming buhay at patuloy na ginagawa, nagpapasalamat kami, Panginoon. Tonight, we just want to honor you and give you worship and all the praises, Father, ibinabalik namin sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin sa pagtatapos ng seryeng ito na ang aming pananampalataya ay kumilos, makita ang panalangin, ang pagpupuri, at ang pagpapahayag ng iyong salita. As we study your word, Lord God, we pray tonight for your wisdom. We pray for your understanding and knowledge na sa lahat po ng mga salita na aming maririnig, tatanggapin namin ito, Lord God. Itanim niyo po sa aming mga puso, tumubo, lumago, at magkaroon po ng maraming bunga. Tonight, Lord, we thank you for change is happening, transformation is happening in our lives. Lord, magpagaling ka din po ngayong gabi sa aming mga panalangin. Samahan niyo po kami. Iparanas niyo po ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya, ang iyong kapayapaan, ang iyong provision sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. We pray for our brothers and sisters na kasama namin live na live, maging sa mga team replays. Bless us in a special way. Hayaan niyo po na ma-experience ka namin sa aming mga tahanan o kung nasaan kami naroon. Maraming salamat. Lord, we give you the glory. Sa mga awiting ito'y nagpapaalala, salita mo'y makapangyarihan, ito'y mananatili magpawalang hanggan. Magtitiwala kami. Ipapahayag namin ang iyong salita. Kaya Panginoon, manahan ka po sa pagpupuri ng iyong mga anak. Muli Lord, we invite you, join us in this gathering. We invite you, Jesus, your Holy Spirit. All of this we receive, we pray in Jesus' name. Amen. Amen.
Amen. Ayan, salamat sa Diyos. Good evening po sa ating lahat. Kung kakapasok mo pa lang, kakatapos lang natin mag-pray. Ayan, salamat sa Diyos joining us on our OPM online prayer meeting. Live tayo dito sa Jesus Comfy Church. Mondays to Friday, 7 p.m. hanggang alas 8 lang. Kaya stay tuned. Sigurado, mabe-bless ka ng salita ng Panginoon. At habang ikaw ay naghihintay sa ating awitin, pakipost dyan yung lyrics. Ang pamagat nito ay salita. Awitin natin ang salita ng Panginoon. Bago tayo kumanta sa Lord, binabati natin mga kapatid natin, Sister Patricia Arca. Good evening, Sister Ami Casimiro. Good evening, si Sister Luz Lazatin. Yes, Mommy Ben, good evening. Si Sister Miles Young. Hello, Daddy Steve Reynolds. Daddy Steve. Ayan, we miss you, Daddy Steve. Sister Celine Rovillos, Brother Henry Miguel, Kuya JP, Sister Jen. Binabati natin mga kapatid natin sa J Comfy Greece, Pastor Bob, Pastora Josephine. Ayan, salamat sa Diyos na buhay, Sister Ching Gonzales, Sister Charito Mapalo, God bless you po. Salamat sa Diyos, no? Patuloy ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, Sister Michelle, Tita Nida, Tita Elvi Arshaga, good evening po sa inyo. Salamat, Tita Edna. Ayan, salamat sa ating J Comfy family. Ma'am Ruth Royo, God bless you. Salamat sa Diyos. Ayan, patuloy ang pagpupuri sa Panginoon. Patuloy ang pasasalamat. Sino pa mga kasama natin? Tita Lorna Avelino, God bless you. God bless you. Ayan, salamat sa Diyos. Pakipost na, Sister Yelin, hello sa'yo, sa iyong family. Sister Sherry Clarion, good evening. Awitin natin, salita. Salamat sa Diyos sa kanyang salita na nagbibigay sa atin ng kalakasan at gabay. Alright, here we go. Awitin natin ito, salita ng Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Mula sa kanyang hininga, ang kalangit ay nalikha. Araw, buwan at mga bituin, ito'y sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng salita, nalikha ang lahat. Mga turo mo'y kalakasan, walang kamalian, nagbibigay karunungan sa payak na isipan. Salamat sa Diyos. Hindi mapigilan ito apoy sa puso ko. Nakakulog sa aking buto, nag-aalap sa pangalan mo. Mula noon hanggang ngayon, mananatili ka, hindi magbabago, hindi magbabago. Salita salita. Salamat sa Panginoon. Ito'y makatuwiran, nagbibigay kagalakan sa ating mga puso. Mga utos mo'y makatuwiran, sa puso'y kagalakan. Ang tuntunin mo'y dalisay, liwanag sa kaisipan. Amen! Sa pagsugo ng iyong salita,
kagalingan ang nalaman sa lahat ng maniniwala, kaligtasan ng bunga. Tanggapin mo ang salita ng Diyos, paniwalaan mo, ito'y buhay at mabisa. Buhay ang lantong apoy sa puso ko, nakakulong sa aking buto, nag-aalam sa pangalan mo. Chapter 4:12, buhay at mabisa ang salita ng Panginoon. Higit pa sa mas matalas, mas dalawang talim ng espada. Awitin natin. Buhay at mabisa, higit pa sa dalawang talim ng espada. Tago sa spirit at kaluluwa, binabalak ng isip at puso'y alam niya. Buhay at mabisa, higit pa sa dalawang talim ng espada. Tago sa spirit at kaluluwa, binabalak ng isip at puso'y alam niya. Nagbabago, siya'y tapat noon, ngayon at magpakailan pa, nagpapatunay na siya nga ang Diyos na walang hanggan. Salamat sa Panginoon sa iyong salita, Lord. Magturo at mangaral ka sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Buhay ang Diyos, ang kanyang salita mananatili magpakailanman. Kaya saan pa ba tayo magtitiwala? Sa matibay na pundasyon, sa hindi natitinag, hindi nawawala, hindi nagbabago ang ating Diyos at tagapagligtas, salita si Jesucristo na ating Panginoon. Amen! Ayan, good evening po sa ating lahat. Kung kakapasok mo pa lang, wina-welcome ka namin dito sa OPM Online Prayer Meeting, Mondays to Friday, 7 p.m. live na live dito si Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Ruban. Welcome sa ating mga first time. Pakitype dyan. You bless you. Good evening po, Sister Lina Maulawin. Good evening, Tita Lorna Tumbagahan Gonzales. Salamat po. Salamat sa Diyos.
Ayan, salamat Sister Michelle Chiniona. Binabati natin mga kapatid dati sa China. Hello Sister Lim Quaresma, Ate May Kaisip. Hello sa iyo dyan, Kuya JJ. Sister Miles Yang of Hong Kong. Ayan, salamat sa Panginoon Sister Miles. Pastor John, good evening. Tita Lorna, salamat sa 50 stars. God bless you po. Ayan, Daddy Steve Reynolds, Sister Nilda, Sister Arlene Vinson. Ayan, salamat sa Diyos. Ninang Amor, God bless you, Sister Cynthia Oleta, Brother Oscar Corsiga, God bless you. Good evening din sa ating mga kapatid sa Chicago and Canada and California, Brother Trini, Sister Josel, Kuya TG, good evening sa'yo. Good morning dyan pala sa Canada. Sister Charity, good morning po. Sister Jem Torres, Brother Roy, Sister Ara, Sister Cheryl Villalon, we miss you. Sis Gina, hello sa'yo. Ira, good evening. Sister Nena Lantong, ayan, paki-comment yung mga pangalan nila para mabasa natin, mabate. Sister Vivi May, Brother Raymond, Sister Daniel Serafica, Mami Cynthia, Gani Ditan. Hello, Gani Ditan. Ayan, magandang gabi sa ating mga kapatid. Sister Lola, good evening, Brother Sai, Mami Jo. Ayan, we miss you, Mami Jo, Reynaline Liboon. Sister Gina Ganaban Lapido. Gina Ganaban Lapido, good evening po. Thank you for joining us. Ayan, salamat sa Diyos. Muli, ini-invite namin kayo to join us on our digital evangelism. Makibahagi ka, subukan mo lang. I-share mo yung video na ito, itag mo yung mga mahal sa buhay mo. Hayaan mo na sila'y makatanggap at makarinig ng salita ng ating Panginoon. Ayan, Sister Corazon Ilagan, good evening Sister Grace, Brother Shamir Isip. Yes, salamat sa Diyos. Brother Michael Pascua, hello sa iyo Brother Michael Pascua. Brother Ken Barrientos, binabati namin kayo. Kakatapos lang nating umawit, papunta na tayo sa Word of God. Kaya stay tuned, you will be blessed sa salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Tito Renny, nice to see you ha. Healthy and strong. Pero bago tayo mag Word of God, coffee break muna tayo mga kapatid. Thank you God. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Iyan, salamat sa Diyos sa ating Coffee Break. 4 pictures in 1 verse, okay? Makikita natin yung verse doon sa mga picture. Ang galing ng mga sumagot sa Coffee Break, ha? Congratulations, nandun kasi isip, eh, no? Tapos, meron doon mga earthly things. Tapos, makikita natin, ano bang verse yung sinasabi doon? Kaya mag-join kayo sa Coffee Break natin. Yun ay Colossians chapter 3, verse 2. Sinasabi doon that we need to set our minds, set your minds on things above, not on earthly things. Pinapakita dito na yung ating daw isip, ituon natin sa mga bagay na makalangit. At hindi sa mga bagay na nakikita natin dito. Bakit? Eh kasi lahat ng nakikita natin, mawawala, lilipas, maluluma. Pero ang mga bagay sa langit, mga hindi natin nakikita, mananatili yun magpawalang hanggan. Kaya kung tayo ay magkakaroon ng karunungan na galing sa Panginoon, piliin natin. Ituon natin, lagi nating isipin, mag-invest tayo sa mga bagay na hindi nawawala. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yan, salamat sa ating mga Coffee Break winners. Ah, salamat sa Diyos sa buhay ninyo. Nakakatuwa yung mga sagot. Sa isip ko, galing talaga ni Lord. No? Nasasagot nila yon. Nagbabasa nga kayo ng Bible. Ayan, salamat sa Panginoon for joining us sa ating OPM. Kakatapos lang ng ating Coffee Break. Isa pang tanong para sa ating mga live viewers, pwede kang manalo ng load. Tuwing linggo natin, ina-announce yan. O kung ayaw mo ng load, may mga special gifts and prizes tayo. Ayan. Brother Francis, Sister Che, ang tanong natin, sagot kayo, comment down yung sagot. Sino yung
nakakita sa isang lambak na punong-puno ng mga buto na tuyo. Valley of Dry Bones. Dinala siya doon ng Panginoon at nakita niya ang daming mga kalansay nagkalat sa lambak na iyon. Paki-comment lang yung sagot natin dyan. Ayan, salamat sa Panginoon. Yan ang ating pag-uusapan tonight sa Word of God, Faith in Action. Pinag-uusapan natin yung tunay na pananampalataya may gawa. Makikita yan sa buhay natin. Kaya patuloy lang tayo sa sumagot dyan. Salamat sa Panginoon. Binabati natin. Brother Raymart Cabrera, hello sa iyo. Salamat sa Diyos sa mga comment natin, ha? Yan, salamat sa Panginoon. Okay. Buksan natin yung ating mga Bible sa Ezekiel chapter 37. Nasa Old Testament yan. Ezekiel, Daniel. Ayan. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Okay, mababasa mo yan. Hello, Sister Abby Cheng. Sa inyong family, Adeline. Good evening, Mommy Rose. Sister Aubrey, Tita Nida. Salamat sa Diyos. Ayan, sa mga sumagot dyan, inonote ng ating media ministry yan. Touch move daw, Mel. Mali lang spelling. Okay. Mali lang siya nasulat. Okay. Salamat sa Diyos. Ezekiel 37, verse 1 hanggang 3. Pag-usapan natin ito. Habang binubuksan mo yung Bible mo, nagpapasalamat kami sa Panginoon sa ating mga faithful kingdom partners. Lalo na dito sa mga kapatid natin na patuloy na nagbibigay sa Panginoon sa ating Operation Bangon. Patuloy tayo nagpe-pray that the Lord will give us a property. Alam mo, kailangan natin ito eh. Higit pa, alam mo yun, kung paano natin itinatayo at pinapaganda ang ating tahanan, alam mo, even more. Dapat ituon natin yung puso natin, maging isa tayo sa pagtatayo ng sanctuary na kung saan doon tayo mag-gather to worship the Lord. Yes, wala pa ngayong physical and mass gathering, but we believe the season, etong season na ito is a season of preparation. Paghahanda para kapag naayos na ang lahat, habang hinihintay natin si Jesus na bumalik, meron na tayong lugar kung saan doon tayo sama-sama sasamba. Kaya sinasamahan po namin ito ng panalangin na patuloy hipuin ng Diyos, pihitin ng Lord ang inyong mga puso sa pagbibigay. Buksan ng Lord ang puso mo na magbigay para sa ating Operation Bangon, sa agawain ng Panginoon, sa ministry na ito. Marami pa tayong mga kaluluwa na maabot. Siyempre, salamat sa Diyos, kaya naman tayo nakakapagbigay kasi unang-una, binigyan tayo ni Lord. Amen? Kaya kami trabaho, it's because of Jesus. Kaya kami business, it's because of Jesus. Kaya patuloy lang tayo, manalangin at magbigay sa gawain ng Panginoon. Brother Jesus Magay, good evening po sa inyo. Alright, sabay-sabay, basahin natin ang salita ng ating Panginoon. Ezekiel chapter 37, verse 1 hanggang 3. Sabi ni Ezekiel, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh. At sa pamamagitan ng kanyang espiritu, dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. So, si Ezekiel po, tama yung sagot, si Ezekiel nga. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay. Na tuyong-tuyo na. Hindi lang siya bastang kalansay. Tuyong-tuyo na yung kalansay. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, sabi ni Ezekiel, kayo po lamang ang nakaaalam, Yahweh. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa pagbasa ng iyong salita. Salamat po, samahan niyo po kami. Buhos niyo po sa amin ang kapuspusan ng Espiritu. Ikaw po magsalita, Panginoon. Magturo ka, mangaral ka sa amin. Ipahayag niyo po ang inyong salita, ang kapangyarihan mo ng iyong salita, Lord, maranasan namin. Salamat po. Dalain ko itong salita na ito ay maging binhi na itinatanim sa aming mga puso na tumubo, na siya'y lumago at maging mabunga. Magbigay ng pagbabago, karangalan sa iyong pangalan. Kaya Lord, lahat ng ito tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan, salamat sa Diyos. Good evening po sa ating lahat. Sa mga kakapasok pa lang, nandito na tayo sa Word of God. Ini-invite namin kayo to join us on our digital evangelism. Pakishare tong live video na to kasi nasa OPM ka online.
ang ating prayer meeting. Kaya 7 p.m. to 8 p.m. ng Monday to Friday, samahan niyo po kami. And this is Friday, and pag-uusapan natin, we're finishing our series, Faith in Action. Ang mga tunay na nananampalataya, makikita po yung gawa. Hindi lang siya bastang mental faith na sa isip lang, makikita yan sa buhay natin. Pinag-usapan natin nung Wednesday kung paano tayo makikita sa atin ang pagpupuri, pagpapasalamat. Hindi lang kapag tayo ay pinagpapala, maging sa mga paghihirap, sa kapighatian, sa mga karamdaman na ating pinagdadaanan, ang tunay na nananampalataya nagpupuri kahit sa kahirapan. Pangalawa po, pinag-usapan natin kahapon, yung panalangin pay pananampalataya. Hindi pananampalataya sa mga tao, sa bulsa mo, sa mga tutulong sa'yo, kundi ang tunay na nananalangin ng may pananampalataya, Diyos lamang ang inaasahan. Hindi natin nililimitahan ng Diyos na yung tatay mo lang yung pwedeng magpadala at gamitin ng Panginoon. Yung nanay mo lang ang bibili ng mga pangangailangan mo. No, we are putting a trust in the Lord. Na siya ang kikilo, siya ang magpo-provide, siya ay sasagot sa ating mga panalangin. And as we finish Faith in Action series, ito po yung patungkol sa pagpapahayag or prophecy. Ayan, dalawang uri po kasi ang prophecy. Okay, ito sa Bible, no? Dalawang uri ito. At yung isa, yung tanong ko sa inyo, naranasan nyo na ba? Sige nga, be honest. Sino rito naranasan nyo ng magpahula? Okay. Alam mo yon, dahil nga tayong mga tao, we are so excited to know kung ano yung future, ano ba yung mangyayari sa akin after 5 years? Ano bang hula sa akin patungkol sa aking love life? Magkakaanak ba ako? Magkakaasawa ba ako? Okay, sino kaya yun? Okay? Ano kaya ang itsura niya? Asa ko siya makikilala? O maaaring hindi ka man nagpapahula pero ikaw ay nagbabasa ng horoscope. Okay, tawag natin yan niya, horror. Eh. Horoscope. Horoscope ang dinala sa buhay natin. Ginawang horror, di ba? Di ba nakalagay doon? Totoo yan eh. Na pag may diary, di ba hinahanap mo yun? Ano? Kahit ako, alam ko yung star ko eh. Kasi noon, akala ko ang paniniwala ko eh, totoo nga na kapag ikaw ay Aries, okay, ikaw ay Cancer, ikaw ay Taurus, talagang merong connection yung star dun sa buhay. Yun yung paniniwala ko dati, kaya nagbabasa ako. Something that excites us when we know about the future. Tama po ba? Ay, babasahin mo yun, di ba? Bibili ka pa ng ano, dying, kasi makita mo dun sa dying yung pambalat, dyari ko. Ano yung horoscope lang pala, di ba? O kaya nagpa-palm reading, okay? Sige nga, basahin mo nga, di ba? Siguro sabi niya, no? Masipag ka kasi tigas na kamay mo eh. Okay? Okay, so makikita yung ano sa palad mo. Minsan naman, may mga tao na talagang parang sinasabi nila talagang nanghuhula sila. Siguro nagpunta ka sa isang lugar, sa Quiapo, di ba? Ito po yung pag-uusapan natin para mas maunawaan natin. Well, when we talk about yung pagpapahayag or prophesying, eh yun yung prophecy, dalawa po yung ibig sabihin nito. Yung prophesying is, yung prophecy, I mean, it means, ano ba? Alright. Yung prophecy is the supernatural ability. Yung prophecy is the supernatural ability to receive a message initiated by God and the grace to speak it forth. So yung isa po ito sa gifts of the Holy Spirit na kapag ibinigay ito sa atin, yung mensahe ng Panginoon, ibinibigay sa atin. Wow, Lord! Ang Diyos nakakaalam ng lahat ng bagay. Nakakaalam ng future kapag binigay ni Lord sa atin yon. Grabe! Ano mo yun? Bibigyan niya yun sa'yo, ipapaalam niya yun. At bibigyan kanya ng grasya, ng lakas para sabihin yon. Naintindihan mo yun yung prophecy. Hindi siya pagpe-preach ng magaling or anointed preaching. Ang galing magsalita, ano, nangusap yun sa akin ah. Magkaiba po yun. Yung prophecy, dalawa yun. Pag sabihin ko sa iyo, yung una, yung sinasabi niya yung future events. Ang tawag doon is foretelling. F-O-R-E, telling. Okay, foretelling. Ibig sabihin, merong aspect of prophecy where God delivers a message that involves of prediction of future events.
Yung mga mangyayari, si Jesus nakita sa kanya. Yung mangyayari next year, sa mga susunod na panahon, yung Jerusalem, ito yung sinabi ni Lord sa templo, ito yung mangyayari. Yun po yung foretelling. Pero ang pag-uusapan natin ngayong prophecy is yung foretelling. F-O-R-T-H, foretelling. It is a declarative aspect. Dinedeclare of prophecy where God delivers a message of edification. Pag sinabing edification, something that builds us up, nakaka-encourage, nakakapag-exhort sa atin, nagbibigay sa atin ng comfort. So ano yung mabagay na yon na nagbibigay sa atin ng encouragement, na e-exhort yung buhay natin, na build up tayo, yun yung foretelling, yun po yung prophecy. And yung sinasabi natin, pinag-uusapan natin, yung faith in action, kung naintindihan mo to, yung action kasi yung pagpapahayag, pagsasalita. At hindi lang siya bastang pagsasalita or pagpapahayag. When we say prophecy, yung title natin ngayon sa ating Faith in Action series, it's speaking by inspiration. Na nagsasalita ka na meron kang pinanggagalingan. May inspirasyon. Hindi mo lang siyang bastang sasabihin o babasahin. You are speaking forth the word of God. Naintindihan mo? Papahayag mo yung salita ng Diyos. At hindi lang siya bastang declaration, but believing that God's word is true, God's word is powerful, it is alive and active. So, importante sa mga mananampalataya na magpahayag. Intindihan niyo po, importante na nagsasalita tayo. Hindi pwedeng nananahimik lang tayo kapag nakikita natin yung mga bagay na hindi magaganda. Hayaan mo na, bahala na ang Panginoon. Alam mo yon, it's one thing to trust God when we do not control things, but it is also one thing to speak forth. When we speak the word of God, when we prophesy, pag ginagamit natin yung salita ng Diyos doon sa sitwasyon natin, it gives us something na talagang may mga nangyayari sa spiritual nating mga buhay. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, at ito yung magiging inspiration natin. Ito yung panggagalingan ng salita mo. Yung salita ng Diyos. Sa New Living Translation, for the word of God is alive and powerful. The word of God, yung salita ng Diyos, buhay, makapangyarihan, mabisa. So hindi lang siya bastang babasahin. Hindi lang siya bastang, alam yun, na para bang, sige, sabi ng salitang gano'n. Hindi. Sabi dito, makapangyarihan, buhay. Yung Bible na binabasa mo, buhay yan. Pag sinabing buhay, may kaya yung gawin. At sabi rito, hindi lang siya alive, it is powerful. When we say the word of God is powerful, makaka-apekto ito ng magagandang resulta sa buhay natin. It produces wonderful result. May fruit na magaganap. Kapag pinapahayag mo yung salita ng Diyos, may mga nangyayari sa buhay natin. Sabi rito, it is sharper than the sharpest two-edged sword. But listen to this. Totoo ito eh. Makikita mong buhay talaga yung salita eh. Kasi hindi naman tayo magkakilala personal. Di ko alam problema mo, mga pinagdadaanan mo, mga ginagawa mo. Pero minsan kapag nakikinig ka, para bang pinapatamaan ka. Sino ba to? Bakit parang may nagkwento yata ng buhay ko dito? Kasi yun yung salita ng Diyos. Ano ba itong si pastor na to? Naka-CCTV ba to? Bakit alam niya yung mga pinagdadaanan ko? Ako to ah. Bakit ako pinag-uusapan dito? Hindi, yun yung salita ng Diyos. Minsan nasasaktan tayo eh. Alam mo yung pag matalas, makakahiwa talaga ng puso eh. Sino rito, nasaktan ka na dahil sa salita ng Panginoon? Marami yan. Pero hindi tayo sinaktan for the purpose para tayo ay mahirapan. Tayo ay nasusugatan ng salita ng Diyos para sa surgical knife ng doktor. Inooperahan para bang ganon. Hindi para saktan, kundi para tayo gumaling. Intindihan nyo? Kaya nasasaktan eh, kasi totoo. And sabi rito, cutting between soul and spirit, between joint and marrow, it exposes our innermost thoughts and desire. So pag-uusapan natin yung prophesying or prophecy, yung how to prophesy, paano ba magpahayag? It's just simple, we just need to involve our hearts and our tongue. Kailangan buong pusong paniniwala, kailangan magsasalita. Okay, magaling tayo dyan mga Pilipino, eh, di ba? Yung iba, mga keyboard warrior. Ngayon, mga panahon na ito, nabasa ko. Sa Facebook, ang dami mga tinatype. Talagang tinatype. Magagaling, makikipag-away, di ba?
pero sa keyboard lang. Pero mga tunay na Kristiyano, mga kapatid, galing sa puso, nagsasalita yan. That there is power in the spoken word of God. It is alive and active. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Sa binasa natin kanina, dinala po si Ezekiel sa isang lambak. No? Sa isang lambak na talagang nakita niya po yung libis na puno-puno ng kalansay. And when speaking of bones, alam natin na para ka makakita ng mga buto, mga kalansay na yon, ibig sabihin wala na pong buhay. No, wala na po siya talagang buhay. At hindi lang siya bastang buto, eh talagang napakarami pong buto doon, talagang nagkalat yung mga buto. At sabi sa verse 2, nilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay. At yung mga kalansay, hindi lang bastang kalansay, tuyong-tuyo na. And when we hear yung kalansay, kalansay na eh. Ibig sabihin, matagal na, naagnas na yan. Wala nang buhay yan. Diba? At hindi lang ito, sabi, tuyong-tuyo na. So ibig sabihin, matagal na itong patay. Tuyong-tuyo na yung mga buto eh. Yung mga kalansay na nandoon eh. And hindi lang sila bastang patay, matagal na silang patay. Kumbaga parang pinapakita nito sa buhay natin na, ano ba yung mga matagal nang patay sa buhay mo? Mga tuyong-tuyo na. It could speak of our relationships na parabang ang tagal na naming ganito eh. Parang tuyong-tuyo na yung puso ko. Hindi ko na magawang umibig pa dahil sa mga ginawa niya. Kumbaga pag wala ng buhay, ano yung wala ng buhay? Na parabang nawawalan ka na ng pag-asa, kalansay na, pastor. Siguro, hindi na yata ako makakapagtrabaho. Hindi na ako makakapag-abroad. Alam mo yun, minsan in our relationship with God, na parang yung spiritual life natin, ay, tuyo na, parang meron pa bang pagkakataon na magkaroon pa ng buhay ang kalansay. On the natural, parang wala na. Kasi buto na at hindi pa yun, malala, tuyong-tuyo. Sabi rito sa verse 3, tinanong siya ng Panginoon, sabi, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba? Maari pa bang mabuhay ang mga kalansay na ito? And alam mo yun, parang pag binasa mo to, tinatanong ni Lord sa atin, tingin mo ba sa sitwasyon mo, may mababago pa? Kalansay na eh, tuyo na eh, patay na eh. Well, in the natural, if you see your situation, if you see your problems, parang wala na yatang problem, wala na yatang solusyon yung problema. Di ba? Parang wala nang pag-asa, pastor. Hindi na yata matutupad yung pangarap ko eh. Sumagot siya eh, si Ezekiel, dahil sa nakita niya. Sabi niya, kayo po lamang ang nakakaalam. Ang pag-asa ni Ezekiel, wala dun sa buto. Nung sinabi niya na, Lord, kayo lang po nakakaalam. Alam niya, in the natural, wala nang pag-asa. Pero hindi niya sinabi na wala nang pag-asa. Kasi ang kausap niya ay ang Diyos na lumikha ng buhay. Tingin ka rito, huwag na huwag mong sasabihin walang pag-asa. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Buhay ang Panginoon natin. Amen? Sa sitwasyon mo ngayon na parang, Lord, parang patay na. Parang wala nang pag-asa. Huwag mong sasabihin walang pag-asa. Sa sitwasyon, sa mga problema, sa area ng buhay mo na parang gusto mo lang sabihin walang pag-asa. No! Huwag mong sasabihin. Ang sinabi ni Ezekiel, kung nakikita niya, parang, totoo, wala nang pag-asa eh. Pero hindi niya sinabi. Ang sabi niya, Lord, ikaw lang po ang nakakaalam. Pastor, ito asawa ko, parang wala nang pag-asa magbago. Parang lulo na sa bisyo. Hindi na yata talaga ito, maliligtas. No, huwag mo sabihin yun. Sabihin mo, be like Ezekiel. Sabi niya, Lord, ikaw ang nakakaalam. Eh. Na yung pag-asa niya, inilagay niya sa Diyos. No, hindi niya inilagay doon sa mga kalansay kasi wala na eh. Sabi niya sa verse 4, eto na. Sinabi ng Diyos sa kanya, magpahayag ka. Ayan, ito yung sinasabi natin, prophesy. Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin niyo ang salita ni Yahweh. If we want revivals in our relationship, in our family, in our marriage, in our life, itong kailangan natin. Yung salita ng Diyos. At hindi lang bastang salita ng Diyos, kailangan mong gawin sa salita ng Diyos. Ano sabi niya? Ipahayag mo. Speak forth. Kailangan bukas mo yung bibig mo. Sabi niya, may pag-asa pa ba? Sabi niya, Lord, kayo lang po nakakaalam. Sabi ng Diyos, magpahayag ka. Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, hear the word of the Lord. This is what the Sovereign, the Supreme God says.
So, ibig sabihin sa buhay natin na parang bang nakikitaan natin ng kawalanan ng pag-asa, gamitin mo at ipahayag mo yung salita ng Diyos. Yung puso mo, maniwala ka na kapag sinabi ito ng Diyos, mabubuhay yung mga kalansay na yon. Yung walang pag-asa, magkakaroon ng pag-asa. At ito sinasabi niya, sinabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman, babaluti ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala niyong ako, si Yahweh. Ako, si Yahweh. Kapatid, may pag-asa sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Kapag sinabi ng Panginoon, tutuparin niya at yun ay magbibigay sa atin ng buhay. It was God's word. It was God's declaring His word. Alam niyo, sa totoo lang, yung mga kalansay, wala po silang kapangyarihan buhayin yung kanilang sarili. Tama po ba? Maging si Ezekiel, walang kapangyarihan buhayin yung mga kalansay. Kalansay na yun eh. Tingin ka rito. Tayong mga tao, yung sitwasyon natin, yung mga parang wala nang pag-asa, wala po tayong kakayahan talaga magbigay ng buhay, i-restore. Pero ang Diyos meron. Ang makapangyarihan Diyos, kaya niya yon, sapagkat ang kanyang salita ay buhay at mabisa. Kailangan lang natin gawin, ipahayag natin yung kanyang salita. Alam mo yun, there's power when we speak the word of God. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. So, ang ginawa ni Ezekiel, sinunod niya yung sinabi ng Lord, magpahayag ka. Pinukas niya yung bibig niya, nagsabi siya, nang ako'y nagsasalita. Eto na, sabihin mo, amen! Kailangan magsalita. Hindi lang tango. Hindi ganun, kailangan nagsasalita. Nagkaroon ng malakas na ugong nung siya'y nagsalita. Kasi yung sinabi niya, hindi niya salita, kundi salita ng Diyos. Nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita ko sila'y nagkaroon ng litid, laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Pakinggan mo rito, unti-unti nabuo. Yung kalansay, nagkaroon ng litid, ng laman, nabalot ng balat. Wow! It tells us that when God, our Lord, restores, kapag ang Diyos ang nagbigay ng restoration, inaayos niyang lahat. He put things together in the right way, in the right place. Kapag ang Diyos ang kumilos diyan, kapatid, maganda yan. Meron pong kapangyarihan kapag ipinapahayag natin ang salita ng Diyos. Sabihin mo yung salita ng Diyos. Huwag mo lang i-meditate. You speak forth. You prophesy. You speak the word of God. At wala pang buhay. Kaya sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagin mo yung hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong, pinapasabi ko, tinawag yung hangin. Hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. So kung walang buhay, sabi ni Lord, tawagin mo yung hangin. Magpahayag ka sa hangin. Sabi doon, nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila. Nang magtayuan sila. Kalansay, nagkalaman, nagkabuto, nagkabalat. Nagtayuan. Sila'y ubod ng dami. Parang isang malaking hukbo. Anong pinapakita nito? When we speak the word of God, when we prophesy, when we use God's word who is alive and active, to our situation, kung ano man mga pinagdadaanan mo, huwag kang papayag na yun na yun. Gamitin mo yung salita ng Panginoon. Simulan mo magbukas ng Biblia at hingin mo sa Diyos, Lord, ano po yung salita mo sa sitwasyon ko na ito? Lord, yung marriage ko, nawawala na ako ng pag-asa. Lord, sa career ko, nawawala na ako ng pag-asa. Pero ikaw ang Diyos na bumubuhay sa mga kalansay. You speak forth the word of God. In 2 Corinthians chapter 4 verse 13, sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Ibig sabihin, sa ganun ding paraan, sa ganun ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami. Nagsasalita kami dahil kami ay sumasampalataya. The word of God tells us that real faith, a genuine faith, speaks. Ang totoong nananampalataya, nagsasalita yan. Hindi titikom ang bibig. Kapag nakikita niya hindi maganda ang sitwasyon, kapag nakikita siya ng kadiliman, sasabihin niya, liwanag.
Lord, magliwanag ka sa kadilimang ito. Lagi nagsasalita ang ating pananampalataya. Hindi tananahimik. Nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. So, paano natin i-apply sa buhay natin ito? Kapag nakakakita ka ng mga sitwasyon sa buhay mo, areas of your life na nawawalan na ng buhay, parang nawawalan ka na ng pag-asa. I don't know, maybe in your parenting, maybe dun sa inyong relationship, sa mga kapatid mo, sa iyong magulang, in every areas, ang kailangan mong gawin, buksan mo yung Bible mo at mababasa mo mga pangako doon ng Panginoon. Ang gagawin mo, kunin mo yung pangako ng Panginoon na yun, tindihin mo maigi, sasabihin mo doon sa sitwasyon mo. I don't know, but there are times, no, na may mga kapatid tayo, mananampalataya na, alam mo yun, lumaki tayo sa isang environment na ang pananalita natin hindi magaganda. Alright, but ano kailangan natin gawin? Lord, itong asawa ko, Lord, itong kapatid ko, Lord, itong anak ko, talagang lumaki sa hindi magandang environment. Kung ano na yung mga sinasabi, masasakit magsalita, nagmumura, papayag ka na ba na gano'n? No, you speak forth the word of God. You speak forth the word of God. Maybe ikaw nanonood ka, gano'n ka, o nga, paano ba maalis sa buhay ko? Ayoko nito. Christian na ako. Basahin mo yung word of God. Kunin mo. I give you one. Psalm 19:14. Psalm 19:14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Every time na magsasalita ka ng hindi maganda, natetempt ka na naman na mag-comment ng hindi magaganda, that's the time. You speak the word of God. Prophesy to yourself. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing, be acceptable in your sight, O Lord, my rock and redeemer. Sa panahon natin ngayon, andyan ang virus, kumakalat, andyan ang balita sa India, nakakalungkot. Minsan, itong mga balita na ito, hindi masama ma-inform. Pero ang masama, kapag pinapasok mo yan sa puso mo at nagdulot ng takot, ipahayag mo yung salita ng Diyos. Kapag ikaw ay natatakot na, pahayag mo, Isaiah 54:17, pahayag mo. Walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa akin. Ibig sabihin, lahat ng mga ginawa ng kaaway, hindi magtatagumpay laban sa akin. Sa aking pamilya, may mga nagbibintang sa'yo, may mga magsasalita ng hindi maganda sa'yo. Sabi dito, masasagot mo ang anumang ibibintang laban sa'yo. Ito ang pinamana ko sa aking mga lingkod. Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Bibigyan ko sila ng tagumpay. Ako ang Panginoon ang nagsabi nito. Kailangan po yun. Hindi lang basta tayong tatahimik kapag nakakapanood tayo ng balitang nakakatakot. Kapag tayo nagkukulang sa ating mga pinansyal, kapag may mga challenges, nagiging tight ang budget, kailangan kumuha ka ng Bible verse, ipahayag mo to sa sitwasyon mo. My God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Lord, nagbibigay ako sa iyo. Luke 6:38, sabi mo, kapag nagbigay, ibibigay muli sa akin. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Lord, tinatanggap ko yung umaapaw. Tinatanggap ko yung liglig. Tinatanggap ko yung siksik. You need to speak. Hindi pwedeng tatahimik na lang tayo. Sa mga anak mo na nakikita mo, parang yung anak ko nawawala na ako ng pag-asa, rebelde. Ayaw sumunod, nalululun na sa mga masasamang bisyo. Kung ano na yung ginagawa sa buhay, ayaw na mag-aral. You speak the word of God. Psalm 112:2-3. Basahin niyang Psalm 112, ganda niyan. Ang mga anak niya ay magiging matagumpay. Lord, our children will be mighty in the land. I declare that in my children. Sabi rito, dahil ang angka ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Lord, yayaman ang aming sambahayan. Ang iyong kabutihan ay maaalala magpakailanman. We need to find the word for our situation. And when you find that word in your situation, magpahayag ka. Like Ezekiel, sabi ng Panginoon sa kanya, may pag-asa pa ba na mabuhay? Sabi niya, Lord, kayo lang po nakakaalam. And right now, the secret to life, the secret to restoration has been revealed to us. Ano sabi ni Lord? Prophesy. Prophesy. Magpahayag ka. Kailangan magsalita ka. At yung sasabihin mo, hindi lang kung ano yung mga positive words. No! Gamitin mo yung buhay at mapisa. Ano yun? Yung salita ng Diyos. Yung salita ng Panginoon ang gagamitin mo.
It is alive. It is active. Ano sa sitwasyon? Anong buhay? Ano sa buhay mo ngayon? Parang nakikitaan mo na wala nang pag-asa. Na para bang pinanghihinaan ka na ng loob na, Lord, mababago pa ba ito? Ano sa sitwasyon mo yung parang tuyong-tuyo ka na? Nakitaan mo na kung wala na ng pag-asa, wala ng buhay. God has revealed to us a powerful secret. You start speaking forth. Foretell the word of God. Sabihin mo yung salita ng Panginoon. Ang kailangan mong gawin, humanap ka ng word, pahayag mo sa inyong buhay. Sa office, sa career, sa business mo, God has the answer for every problems. May sagot siya sa atin. Nasa salita niya. At yun, kapag pinahayag mo, makapangyarihan, magbabago ng sitwasyon natin. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po. Help us, Lord, na hindi kami papayag lamang na matakot, mag-alala, panghinaan ng loob at mawala ng pag-asa. Sapagkat ikaw ang Diyos na bumubuhay ng mga patay. Kahit kadansay, kaya mong hingahan ng buhay. Pinapakita mo yun sa amin. And tonight, Lord, knowing your word, it gives us hope and encouragement na, Lord, walang imposible, walang bagay na mahirap sa iyo. Kahit patay, kaya mong buhayin. And Lord, right now, you're speaking to areas of our life na parabang sinukuan na namin. But right now, Lord, give us the word that we will need to speak in our situation. Gaya ni Ezekiel, Lord, nasaksihan niya po kung paano mga kalansay, tuyong-tuyo na, pero sa iyong kapangyarihan, sa iyong salita, sa iyong banal na espiritu, sila'y muling nabuhay. Kaya Panginoon, maaring ang aming mga spiritual na buhay ay tuyong-tuyo na. Ang aming relasyon sa iyo ay parang mga kalansay, patay. Kailangan ka namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami. And if you're that person tonight, you're saying, oh nga, gusto kong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Patay yung relasyon ko sa Lord. Eh. Tuyo. Walang buhay. You need to receive life. And that life is Jesus Christ. When you surrender your life to Him, sabi ni Jesus, I came to give you life and have it abundantly. Tanggapin mo yung buhay. Sabi ni Jesus, He is the resurrection and the life. Tanggapin mo siya sa buhay mo. Galing sa puso, mga kapatid, manalangin tayo. Tanggapin natin ang buhay. Sabay-sabay. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Lord, patawad po sa akong makasalanan. Binubuksan ko po yung puso ko. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Kasama ka. Maraming salamat po sa banal na Espiritu. Tulungan niyo po ako sa aking bagong buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Kapatid, if you pray that prayer with us, merong ka ng relasyon sa Diyos. Tinawag ka na niyang anak. Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, tatay mo na. You can call Him Father. It means source. At bilang ama, tayo mga anak, gusto niya na mas marinig natin yung kanyang boses. Maintindihan natin yung kanyang kalooban, yung mga plano niya sa buhay natin. Para tayong mga sanggol. Para yung baby lumakas, lumago, ano kailangan? Gatas. Spiritual milk, kailangan mo sa yung spiritual na buhay. Yun yung word of God. Kaya ini-encourage ka namin, we challenge you, 2021, we declare a new beginnings in your life. Commit mo yung sarili mo sa pakikinig ng salita. Isabuhay mo lahat ng maririnig mo. At hayaan mo ang Diyos ang magbabago ng buhay mo. Mas maganda sa buhay mo ngayon. Amen! Salamat sa Lord! Kung sumabay ka sa panalangin, kapatid, tinanggap ka na ng Panginoon. Ikaw ay binigyan niya ng bagong simula, bagong buhay, pinatawad ka na, pinalaya ka na. Gusto ng Lord na hindi lang ikaw ang maligtas. May buhay ka na sa langit eh. Gusto ng Lord na isama mo yung pamilya mo. Kaya invite your family, invite your friends, itag mo sila. Share mo tong video na ito. Hayaan mo na tanggapin din nila ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. 5 minutes, tapos na tayo. But before we go, let us speak the word of God. Let us speak God's word that is alive and powerful. Sa mga tao may sakit, pag-pray natin sila.
mga nangangailangan, pag-pray natin sila. One more time, close our eyes and bow our heads. Panginoon, maraming salamat po. Give us a word. Sa pagsisimula namin magbukas ng Biblia, sa pagsisimula na magbasa ng iyong salita, Lord God, salamat po sapagkat ipapahayag mo ang iyong sarili sa amin. Papakita mo kung sino ka. At Lord, kapag natagpuan na namin ang pangako na iyon, tulungan mo kaming maniwala. Hindi lang, Lord, just to declare, but to believe in our hearts na kung sinabi mo, tutuparin mo. And Lord, Isaiah 53 verse 5 says, by your stripes, we are healed. Sa iyong mga latay, kami pinagaling. Kaya Lord, ipinapahayag namin sa iyong mga latay, pinagaling mo na itong tao na nasa quarantine facility, na may pneumonia, may sakit sa baga, may sakit sa tiyan. Itong mga nag-positive sa COVID-19, buong pamilya, sa pangalan ni Jesus, linisin sila, Lord, sa lahat ng virus. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan na ipinagkakaloob mo mula ulo hanggang talampakan. In Jesus' name, tanggapin mo ang kagalingan. Nililinis ka na ng Lord. Inaalis na lahat ng karamdaman, sakit, cancer, tumor, mga bukol na tumubo. Sa pangalan ni Jesus, you are healed by His stripes, by His word. Receive your healing. Sabi mo, Isaiah 54:17, no weapon formed against us will ever prosper. No sickness, Lord, no disease, hindi makakapasok sa aming tahanan. Hindi magtatagumpay ang gawa ng kaaway. Masasamang gawa laban sa iyong mga anak. Sa mga lingkod mo, ito yung aming mana. Kaya Panginoon, tinatanggap po namin ang iyong proteksyon laban sa mga sakit, sa mga virus na nagkalat. Salamat po, Panginoon. We're receiving protection over our family, our children. We declare, Lord, our children will be mighty in the land. Na Lord, magtatagumpay kami sa aming mga buhay, sa negosyo, sa trabaho. Magbubukas ka ng mga pintuan na hindi, walang sino man na makapagsasara, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Father. We're receiving the healing. We're receiving provisions, your peace, your power. We're receiving protection. All of this, Father, we declare, we receive. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Ayan, salamat sa Diyos. Praise God. If you pray that prayer with us, we believe, kapatid, naririnig tayo ng Panginoon. When we speak His word, when we use our hearts and our mouth to speak the word, sabihin mo yung salita, ipahayag mo sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, manalangin tayo, naririnig tayo ng Lord. Sasagot siya. Yung patay, kalansay, tuyo, magkakaroon ng buhay sa kanyang salita. Amen? Salamat sa Diyos. Thank you for joining us sa ating OPM, mga kapatid. Ha? Salamat din sa mga digital evangelists natin. Salamat sa pag-share. Hindi pa huli ang lahat. May mga team replays pa. May mga pumapasok pa dyan. Kaya pakishare na yung live video. Be a blessing to others, to your family. Pakitag yung mga mahal natin. Ayan, salamat sa Panginoon, sa ating mga faithful kingdom partners for joining us sa ating ministry of giving. Ganun din sa pagsama nyo dito sa OPM. Salamat sa ating mga OPM leaders. Andiyan si Brother Ja, Brother Huge, si Brother JV. Soon, mga kapatid dati, madadagdaga, Brother Sai. God bless you. Salamat sa Panginoon, no? Salamat sa Diyos. Sabay-sabay, kung tinanggap mo si Jesus, tinanggap kanyang anak. Tinanggap mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas. Winelcome ka niya sa kanyang pamilya. Let's declare together, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe, I receive. In Jesus' name, amen. Sigaw mo, power is in you, Messiah, Jesus Christ. The King of Kings, the Lord of Lords. Salamat sa Panginoon for joining us on our OPM online prayer meeting. Bukas, ini-invite namin kayo sa alas 10 ng umaga ang inyong mga anak sa ating Kids Church. Ayan, online. Please, kailangan nyo ng Gmail para sa ating Google Classroom. Ayan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon sa mga kapatid natin, no, na nag-i-invite. Mga kids, no, hayaan nyo yung mga anak nyo makilala Panginoon. Pagdating ng alas 4, join kayo sa ating Zamba! Ayan, pagpupuri, pag-share ng salita ng Panginoon with Sister Belle. Ayan, salamat sa Diyos. And syempre, pag Sunday po, wala tayong OPM, hindi alas 7. Pag Sunday, alas 10 po tayo ng umaga. Kaya join us sa ating mga online services. Receive the word, declare the word. Maniwala tayo na mangyayari sa ating mga buhay. Amen!
Salamat sa Diyos. God bless you. Have a great night. See you again.